hindi talaga ako makapaniwala na ikakasal na kami sa simbahan. At ikakasal na rin ako kay Ricardo makalipas lang ang 2 buwan. Hindi na ako makapaghintay. Mabubuhay ako ng maligaya. Talagang binago ko ng pag-ibig, napapansin ko. Totoo, napakalaki. Hindi ko nga kayang pagtiisan yan dati. Naalala mo ba nung sinabunutan kita? Ay, gusto talaga kitang kalad ka rin nun at paliguan kita ng suntok at sampal ko. Pero tingnan mo naman siya ngayon. Singlambot na siya ng seda. Ay, oo, nagbago na siya. Tumigil na nga siya sa pagsusuplada kay Mama. Ngayon, sabi niya, siya daw ang pinaka nagmamahal kay Mama. Hindi ko alam kung bakit hindi niya agad minahal ito. Samantalang napakabait na tao ni Mama, hindi tulad ng mga kwento ni Papa. Ay, kasi nga, nagkaroon silang 2 ng problema. At may kanya-kanya silang mga dahilan. Ang mahalaga, maayos na ngayon ang lahat, di ba? Nakakahiya na hindi makakarating si Mama sa kasal ng kapatid ko. Dahil matindi ang sakit niya sa pag-iisip. Ay, Ma'am Digna, kung wala siyang sakit, hindi pa rin naman siya pupunta sa kasal ng kapatid mo at ni Madam Mercedes. Dahil hindi niya to gusto. At hindi magugustuhan kailanman. Oo, tama ka. Ay, sa Sabado, dalawin natin ang aking mama. Sige, Ma'am Digna. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyong mama. Napakasakit. Baka habang buhay na siyang manatili sa lugar na yon. Kung gayon, hayaan na lang natin ang kalooban ng Diyos. Hindi ba? Oo. Pero huwag na tayong mag-isip ng mga malulungkot na bagay. Ngayong araw, pakakasalan ng kapatid ko si Mercedes sa Basilica. Ang saya ng araw na to. Tanggap mo ba bilang iyong asawa, si Maria Mercedes? Namamahalin at igagalang siya sa lahat na sandali ng kanyang buhay hanggang sa paghiwalayin kayo ng kamatayan. Opo, tinatanggap ko. Maria Mercedes, tinatanggap mo ba bilang iyong asawa si Jorge Luis? Namamahalin at igagalang siya hanggang sa paghiwalayin kayo ng kamatayan. Sigurado ako, Padre. Tinatanggap ko. Naway maging maligaya kayo.